If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. It thus becomes vitally important for the state to use all of its powers to repress dissent. For the truth is the mortal enemy of the lie. And thus, by extension, the truth is the greatest enemy of the state. Kung ikaw ay magpapakalat ng mga kasinungalingan at ito'y uulit-ulitin mo, kinalaunan, ang mga tao ay maniniwala sa kasinungalingan na ito. Kaya, napaka-importante na ang Estado ay gumamit ng lahat ng kanyang kapangyarihan para pigilan ang pagkilos at pagtutol ng mamamayan. Dahil ang katotohanan ay siyang pinakakaaway ng kasinungalingan. Kaya naman, ang katotohanan ay ang pinakamalaking kaaway ng Estado. Ang mga salitang ito ay nanggaling umano kay Joseph Goebbels, ang punong ministro ni Adolf Hitler para sa propaganda. Siya ang inatasan noon ni Hitler na magpakalat ng mga impormasyon na magpapaganda sa imahe ng isa sa pinakamalupit na diktador na nabuhay sa kasaysayan ng mundo. Layunin po ng propaganda ni Goebbels na pagtakpan ang kalupitan at kasakiman ni Hitler. Kanyang kontrolado ang nilalaman ng lahat ng media, mga pahayagan, radyo, magazine, pati mga libro, pelikula, teatro, musika, at sining. Marami pong nawalan ng trabaho sa sining at pamamahayag, at lahat ng mga aklat na taliwas sa kanilang isinusulong na propaganda ay pinasunog ni Goebbels. Namatay po si Goebbels noong Mayo 1, 1945 sa Berlin, Germany. Ngunit, hanggang ngayon, ang kanilang kaisipan at paraan na ito ng disinformation ay nabubuhay pa rin. Kung ika'y magpapakalat ng kasinungalingan at ito'y uulit-ulitin mo, kinalaunan, ang mga tao ay maniniwala na sa kasinungalingan na ito. At sa panahon na meron tayong tinatawag na new media, ito ay lalo pang binibigyang buhay. Disinformation. Ibig sabihin, pagpapakalat ng maling impormasyon. Kasinungalingan, hindi totoong impormasyon. Sinasadya na magpakalat ng kasinungalingan at maling impormasyon. Fake news. Ito po'y kaiba sa misinformation, kung saan hindi sinasadya ang pagkakamali sa pagpapakalat ng impormasyon na may kaukulang kamalian. At ang solusyon sa misinformation ay itama ang pagkakamali. Ang tumatama sa misinformation ay ang mismong nagkamali. Ang solusyon sa disinformation o pagpapakalat ng fake news ay napakahirap dahil ito ay sadya. Sinasadya. At ang pagpapakalat nito ay malawakan, organisado at pinopondohan ng salapi. Sa ginawang survey po ng Social Weather Stations ito lamang Disyembre ng taong 2021, sa merong 1,440 na mga respondents na ang edad po'y 18 pataas, lumalabas na isa
sa bawat dalawang taong tinanong ay nahihirapan malaman kung ang kanya bang binabasa o nakukuhang impormasyon sa traditional at social media ay kasinungalingan o hindi. Bagamat mas nahihirapan kumilatis ng fake news ang mga mabababa umano ang pinag-aralan, nakakagulat na malaman na 43% ng mga hindi makatukoy sa fake news ay college graduates. Isang mahalaga din pong bagay na napansin ng mga taga-akademiya ay ang pagiging lantad sa fake news ng mga mahihirap nating mamamayan. Dahil nga po sa kawalan ng kakayahan sa mura at maayos na serbisyo ng internet, marami po sa ating mga kababayan ay umaasa lamang sa free data sa kanilang cellphone. Kaya't sa kanila pong pagtanggap ng fake news, wala na silang kaukulang internet load para gumawa pa ng sariling pagsasaliksik o fact-checking. Ang kawalan po ng kakayahan sa mabilis na paggamit sa internet at murang paggamit sa internet at ang sinasabing kamangmangan ng ilan sa pagtukoy sa kung ano ba ang fake news ay nagsisilbi namang oportunidad para sa iba na lalo pang magpakalat ng kasinungalingan. Ngayon pong papalapit na ang araw ng pagdedesisyon ng ating mga kababayan sa kung sino-sino ang magiging pinuno ng ating bansa, napakalaki po ng impluensya ng fake news sa kaisipan ng Pilipinong botante. Paano nga naman kung ibabase mo ang iyong pagpili sa isang kandidato, lokal man o nasyonal, sa maling impormasyon o base sa kasinungalingan o fake news? Aming nakapanayam si Professor Rachel Khan, ang project coordinator ng fact-checking website na check.ph. Ito po ang sabi niya. Kung ganun po, kung nagbase po sa fake news, edi hindi natin talaga makuha yung talagang gusto nating mangyari, di ba? Kasi a decision that is made with false information, in a way, it undermines our freedom. It undermines our freedom to choose. Kasi the freedom to choose, the freedom is based on truthful information. Ngayon, kung minamanipulate nila yung totoo, edi ang minamanipulate ata nila ang hindi lang yung information yung freedom din po natin mamili ng tamang leader. Kasi pag mali yung impormasyon na ginagamit nating panggawa ng desisyon, edi yung mismong freedom na yon yung naapekto. Dapat maisip rin ng tao na yun na actually yung pagluloko sa kanila, yung freedom po nila ang nawawala. 83 araw na lamang po maghahalalan na sa Mayo 9. Ang natitirang araw bang ito bago sa ultimong araw ng pagdedesisyon natin ay sapat na at sapat pa para maitama ang mga kumalat ng kasinungalingan? Do we still have time? Subalit, papaano po kung marami na sa ating kababayan ang tinablan na ng Goebbels Principle na dahil sa kanilang paulit-ulit na pagtanggap ng mga kasinungalingan at maling impormasyon, ang mga ito'y itinuturing na nilang katotohanan? Pag nagkagayon, sabi nga po ni Professor Khan, nawala na ang ating kalayaan na pumili ng tama. Sa ganang amin, freedom to choose correctly. Freedom to choose wisely based on true information that will lead us to make the right decision. If we lose that freedom, our people will elect a leader that we deserve and not
the leader that we need. Binibigyan po tayong lahat ng kalayaan na magdesisyon at pumili ng ating mga pinuno. Ngunit, nawawala po ang kalayaan sa pagpili kung ang iyong naging basihan sa pagpili ay ayon sa mga binaluktot na impormasyon at pawang mga kasinungalingan. Kapag nawala sa atin ang kalayaan na iyon, ang karamihan sa ating mga kababayan ay maghahalal ng pinuno na nababagay sa atin at hindi pinuno na kailangan ng ating bansa. Kapag nawala sa atin ang kalayaan na iyon, ang karamihan sa ating mga kababayan ay maghahalal ng pinuno na nababagay sa atin at hindi pinuno na kailangan ng ating bansa. Pag-isipan nyo. Think about it. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.